Hello mga kalike, good day. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, paki-hit na rin yung subscribe button at saka notification bell para updated kayo sa mga ina-upload kong bagong videos. At huwag niyong kalimutan ring mag-comments down below at saka i-share na rin. Alright, sa ngayon po mga kalike, itong video na ito ay request po ito ng isa nating kalike, si Mr. Ryan Salingay ng Tagbilaran, Bohol, Philippines. Hello po, shout out sa mga taga-Tagbilaran dyan. Sir Ryan Salingay, sir, ito na po yung video nyo. Ito po yung question niya mga kalike. Thank you for uploading more videos in YouTube. Pa-request po ako sir, paano magbasa ng electrical diagram for troubleshooting? Ilikadit lang po ako. So, ito siyang message niya. So, bigyan natin ng mapansin mga kalike since baguhan siya. So, igaguide natin siya kahit papano. Magkaroon siya ng kahit kunting aral na mapupulot. Tuturo natin sa kanya. Tayong mga medyo ahead sa kanya. So, bigyan na lang natin siya ng pansin. Ito po, Mr. Ryan Salingay ng Tagbilaran, Bohol. Ito po sir, yung video ko papakita ko sa inyo about sa troubleshooting, about sa electrical diagram, paano magbasa ng electrical diagram and for troubleshooting. So ang gagawin natin, basic na basic lang ito. So ituturo ko sa iyo, kumbaga one by one para maunawaan at maintindihan. Okay mga kalike, let's go, find out. Ito sir yung example natin sir. Stop, forward, reverse, motor control. Example lang natin ito. Itong diagram na ito, applicable ito siya sa mga accommodation ladder, provision crane. Yan siya. So mostly ginagamit ito sa barko. So ito muna ang basic na gawin nating example. Ito siya, mayroon siyang control circuit. Mayroon pa to siyang power circuit. Unahin muna natin yung control circuit. Explain ko muna kung ano tong nakasulat dito sa control circuit. So itong control circuit ng halimbawa provision crane, mayroon siyang forward reverse. So ito yung control niya, basahin muna natin. Mayroon siyang pause button na stop, mayroon siyang pause button na forward, at syempre mayroon siyang magnetic contactor, yung MC na tinatawag, magnetic contactor yan for forward. Aabante siya ang takbo. Tapos mayroon siyang pause button para sa reverse, yung atras. Syempre mayroon siyang magnetic contactor na para sa reverse. Okay. Yan. So ngayon, makikita natin kumpleto ang sirkuito niya. Meron siyang protection sa motor, overload relay protection. So ngayon, paliwanag ko muna ang control circuit. Paano siya gumagana? Dito sa stop, dadaan ang line 1. Since naka-open yung forward na pause button, hindi tatakbo yung motor mo. Pati na yung reverse kasi naka-open sila. Ngayon may tinatawag tayong interlocking. Itong auxiliary contact ng contactor sa reverse, nakalagay sa dito sa may forward. Auxiliary contact sa may forward, nakalagay sa dito sa may reverse. Bakit? Okay. Ngayon pag pumindot ka ng forward, magpo-close ito. Ang flow of current, ma-energize si forward na magnetic contactor. Tatawid siya dyan kasi normally close yan. So, makatawid yung current dyan. So, since na-energize si magnetic contactor, magko-close yung latching mo. Oh, si forward auxiliary contact niya. So, kahit bibitawan mo yan, mag-open yan, dito nadadaan yung current. So, complete circuit. Tatakbo yung magnetic contactor mo na forward. So, kumpleto. Hindi makatakbo si reverse. Bakit? Hindi mo siya pinindot eh. Diba? Hindi mo siya pinindot. Okay? So ngayon, pag binitawan mo, pag gusto mong parahin, i-stop mo lang siya. I-stop.
press stop. Ngayon, pipindot ka na naman ngayon ng reverse para tatakbo naman ngayon si reverse. Okay, ganun pa rin ang proseso. Papasok ang current dyan, flow, tapos pipindot ka, energize si forward. At gusto mong patayin, i-stop. Ito naman si reverse. Gagana naman si reverse. Complete circuit. Tatakbo yung forward, reverse control circuit mo. Okay. Okay, mga kaligil, let's proceed tayo. Ito yung kaninang tinuturo ko, control circuit. Ito yung circuito niya. Minaliit ko lang kasi maiksi yung space ng whiteboard. So ngayon, proceed tayo sa power circuit. Yung motor side, load side na ito. Meron tayong line 1, line 2, line 3. Masundan nyo, yung color coding yung nilagay ko. Itim, pula, at saka blue. Line 1, line 2, line 3, dumadaan siya ng disconnecting means, circuit breaker, 3-phase. Tapos, dumadaan siya ng, ito yung mga symbol na ito, yung contactor na ito. 1, 2, 3, which is line 1, line 2, line 3. Forward, magnetic contactor to siya. Tapos, itong kabila, reverse magnetic contactor. Down to overload protector. And then, 3-phase motor. Okay. So ngayon, paliwanag ko itong control power circuit. Ang flow of current, line 1, line 2, line 3, nakaabang na dito sa side na ito. Dito, dito, dito naman sa reverse, nakaabang na. Ngayon, balikan natin yung control circuit. Pag-press mo ng push button, forward, flow of current, tatakbo siya sa interlocking, na-energize si magnetic contactor. So, ibig sabihin, na-energize si forward magnetic contactor. So, na-close ito. Si reverse, hindi pa. Kasi hindi mo siya pinindot eh. Diba? So, basic na basic lang ito ha. Pinindot mo si forward, nag-energize si magnetic contactor. So, nag-close ito. Nag-close, nag-close, nag-close. Anong mangyayari sa circuit mo? Papasok si flow of current dyan. Pasok, line 1, line 2, line 3. Diretso siya down, papuntang motor. Kung pagmasdan mo dito sa kabila, hindi makatawid yung current mo kasi nga, hindi mo pinindot si reverse. Still open pa rin yung contactor mo. So, walang mangyayaring reverse. Forward muna. Ngayon, naka-forward na siya. Gusto mong i-stop. O, di pumindot ka lang ng i-stop. Then, ngayon, proceed ka sa reverse. Pindutin mo si reverse. Mag-contact. Ma-energize si reverse magnetic contactor. So, ito naman siya ngayon ang mag-close. Close, close, close. Ito namang isa ang mag-open. Kasi wala na eh. Pinindot mo na ang stop ko kanina eh. So, si reverse na ngayon ang nag-close. So, anong mangyayari? Oh. Dito sa taas niya, nakaabang si line 1, line 2, line 3. Ganon din sa forward kanina. So, pagmasdan mo dito sa ilalim, yung line 1 sa reverse, pumunta sa line 3 ni forward. Tapos yung line 2, still the same. Yung reverse, napunta sa line 1. So, nagkabaliktaran lang dito yung line 1 at saka line 3. So, magre-reverse ang motor. Kasi binaliktad mo yung connection eh. Yun ang point noon. So, magre-reverse ngayon yung motor. Okay. Sana may napulutang aral. Ngayon, pupunta tayo sa troubleshooting. Alright mga kaliki, dadako tayo sa troubleshooting. Paano nagkaroon ng trouble ang isang motor? Forward, reverse, motor control. Dito tayo babasi sa kanyang control side. Control circuit muna tayo. Bakit nagkakaroon ng problema ang control circuit? Hindi muna, mamaya na natin tatalakayan ng power circuit. Yan. Dito muna tayo sa control circuit kasi marami dito. Ang una mo, para sa akin mga kaliki, ang binabasihan ko, ang number one, yung laging gumagalaw kapag ginagamit. Laging may motion ba? Tulad ng magnetic contactor. Check. Bakit si magnetic contactor? Tandaan mo, si magnetic contactor, mayroong maintaining contact. Oh, ito, contact niya tatlo. Oh, tapos mayroon pa siyang auxiliary contact. Ito, mga auxiliary niya ito. Sa susunod kong video, ipapaliwanag ko kung ano ang trabaho ni magnetic contactor, ano ang function niya, ano ang trabaho ni relay, function ni relay, magkahiwalay na video, at yung timers naman.
Sana sundan nyo mga kalike. So ngayon balik tayo. Troubleshooting ang binabasihan ha. Kailangan alam nyo mga kalike kung ano ang trabaho ni magnetic contactor. Ito siya, magnetic contactor. Ano ang function? Sa sinasabi ko na, sa hiwalay na video, paliwanag ko kung ano ang function ni magnetic contactor, anong trabaho niya, ganun ganun. Lahat. So ngayon, nandito na tayo. Si magnetic contactor, isa ang dahilan kaya nagloko yung mga control circuit mo pagdating ng panahon, lalo na bagong sampak ka. Hindi mo alam ang history ng control circuit sa... Halimbawa, ginagamit ito sa provision crane. Provision crane, laging kumukuha ng mga provision yan. So ginagamit ngayon yung provision crane natin, which is forward reverse yan, mga kalike. So, ngayon, ating tatandaan na si magnetic contactor ang gumagalaw dyan. Siyang nagpapaandar-andar sa motor para i-close, open, close, open. E ano, ilang current ang pumapasok dyan, magkaroon ng sparking yan. So, isang bagay yan sa larin yan, si magnetic contactor. Check. Pangalawa, itong mga auxiliary contact niya. Check. Pakicheck yung mga auxiliary contact ni magnetic contactor. Itong push button, isa rin ito, itong contact na ito, dalawa, yan. Yung push button na yan. Bakit? Naranasan ko yan. Paano? Pag nagamit sila, nakatiwangwang doon, expose siya ngayon sa seawater at saka mga moisture. Kaya lagi mong tatandaan, isa rin to sa pagdating sa troubleshooting mga kalike. Itong push button, auxiliary contact, magnetic contactor, yan ang mga involved dyan. Yan ang kadalasan ha, kadalasan. Tapos, yung panghuli, yung mga terminal block. O, bantayan mo yan. Terminal block. Higpitan. Re-tighten ang gagawin mo dyan. Re-tighten mga kalike. So, kailangan mong i-retight ang mga terminal block. Oh, nandun pa rin ang problema. Hindi pa rin magana yung motor. Oh, i-check mo itong contactor na to. Nagsi-single facing, maaari. Lumapat yung ito, lumapat yung dalawa. Pero ang isa hindi na kasi nga mayroong sunog-sunog doon sa kanyang contact. So paano mo papaandar ang motor? May posibilidad pa masunog yung motor mo. Okay. So, siyempre, tandaan din natin mga kalike, may fuse yan. May fuse, equipped with fuse. Oh, so, tingnan natin din yung mga fuse. Pinaka-common man yung mga fuse. So, tapos na tayo sa control circuit. Babalik tayo dito sa power circuit. Ito, pinaka-importante. Sir, nagiging okay na yung control circuit, sir. Bakit hindi pa rin aandar yung motor ko? Anong nangyari? Uy, may problema sa power circuit mo. Malamang nakatrip tong breaker mo. Oh, check mo ba yan? Oh, check, sir. Okay, check. Ngayon, nung pinindot mo yung forward push button, nag-i-energize si magnetic contactor, nagpo-close ito. Sigurado ka ba na nagpo-close yung tatlo, lapat, o di ba kaya nag-single facing tulad ng sinabi ko kanina? Oh, yan ang pagkatandaan nyo mga kalike. Oh, tapos ganun din sa reverse, napindot mo ang reverse. Sigurado ka ba na naglalapat yung tatlo? Oh, kaya tandaan mo yan. Hindi pwede magsisingle facing siya. May posibilidad mag-trip. O di kaya, nasunog ang motor mo. Ngayon, isa pa. Pinindot ko na, sir, ang forward. Alimbawa, nag-energize si magnetic contactor. Ngayon, sir, hindi nag-response yung motor. Oh, paano? Nagtitrip, sir. Kasi na-trigger niya yung overload mo. Bakit? Bakit ngayon nag-overload yung motor mo? Overload. Kasi sira, baka sira yung bearing. Tingnan mo rin yung bearing mga kalike. Nagtitrip, tandaan, nagtitrip yung motor kasi dahil sa overload protection niya. Kasi nga, nung pinindot mo, ang motor umiikot. Nahirapan umiikot ang motor dahil ang bearing niya ano na, worn out na. Hindi kaya na ano na, sa sobrang tagal ng panahon. So, ang nangyayari, ititrip niya yung safety protection niya. Ngayon, kung ijajampiran mo, di susunugin niya yung motor mo, kaya iti-check mo rin yung motor mo. Okay. So, iyan.
Yan ang mga kadalasang problema, mga kaliki. Ha? Ang nangyayari sa akin, mostly, tinitsik ko ito. Unahan ko na yung mga contactor ng mga forward, yung forward reverse. Yan. Tsaka yung mga auxiliary contact niya. Pag na-check ko na yan, hanggang matapos ko na ang aking kontrata, wala na, hindi na ako babalik-balik dyan. Kasi, ano na yan eh, kung pangmalakasan na check ko yan eh, ibig sabihin, hanggang finish contract ko na. Kasi hindi natin alam, mga kaliki, na ang pinalitan natin, nauna sa atin, kung nag-check ba siya noon or hindi. So, kailangan natin i-verify pa rin siya. I-check natin para hindi tayo ma-hassle pagdating ng ginagamit na. Subukan ko, ginamit na. So, kay tumilik, hindi na gana. So, siyempre, takbo ka na naman doon para paganahin mo. Ayaw ko na ganun. Kaya, mas maganda, unahan mo na. So, ayan mga kaliki. Sana naunawaan natin. A few moments later. Okay na mga kaliki. Na-explain ko na kahit maiksing paliwanagan lang yon. Eh, napulutan din natin ang aral. Sana kay Sir Ryan Salingay ng Tagbilaran, Bohol. Sir, thank you very much sa pagsuporta sa aking channel. Sana buhay po kayo. Before ako magtapos mga kaliki, shout out muna para kay San Juan John Claudie ng Binangunan, Rizal. Maglasang Jonathan ng Cebu City at Morelia Peter of Baclayon, Bohol. Shout out mga taga Baclayon dyan. Thank you mga kaliki. Alright.